Gusto mo bang mag-apply bilang teacher dito sa Thailand? This video is for you. Hello guys! Welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to ring the notification bell so that you'll be updated on my next videos. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. So for this video, ay isi-share ko sa inyo yung mga requirements na kailangan ninyong i-prepare kung gusto nyo maging teacher dito sa Thailand. But before anything else, sa lahat ng mga hindi pa po nakakaalam, I am a teacher here in Thailand. Kaya kahit papaano, I have knowledge about these things. So gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko. Gusto ko lang kayong tulungan kung gusto nyo man mag-apply bilang isang guro dito sa Thailand. Ano nga ba yung mga requirements sa pag-apply bilang isang teacher dito sa Thailand? So number one dyan, no, kailangan natin is the red ribbon documents or authenticated documents. Ayan, so ano ba yung red ribbon, guys? Yun yung authentication ng mga diploma ninyo at saka OTR ninyo. Ayan. So, yun ay ipaprocess ninyo sa school, from school to CHED, CHED to DFA. Ayan. Kung gusto nyo malaman kung paano siya gawin, panoorin nyo siya dun sa next na video na i-upload ko. Bakit? Bakit yung red ribbon documents? Yun kasi guys is magagamit ninyo pagka nag-apply na kayo ng visa and work permit. Ayan. So, hindi naman siya actually required na authenticated yung documents mo pag nag-apply ka. But then, it's better. Okay? It's better kung meron ka na nun. And of course, need din po dalhin ang original birth certificate. So, balita ko lang napalitan na pala ngayon. Hindi na NSO, PSA na siya. So, yun guys, kumuha kayo nun and dalhin nyo siya. Kasi, kakailanganin nyo din yun. Next is police clearance. Ayan. Actually, this is just optional. And kung kukuha kayo ng passport, talaga namang kukuha kayo ng police clearance, diba? So, given na yun. And pwede rin naman kayong kumuha ng police clearance pag nandito na kayo, pagka meron na kayong work. Ayan. So, optional lang siya. Hindi siya talaga yung required. Ganun. Kasi, yung police clearance na yan, kakailanganin nyo din yan sa pag-process ng visa and work permit. Ayan. So, yun. Kung meron din kayong academic certificates or COE, means Certificate of Employment, yun, kakailanganin nyo din yun just in case hanapan kayo. But not all schools naman hinahanapan talaga ng ganyan yung mga nag-a-apply sa kanila. May mga ibang schools lang, may mga ibang employers lang na gusto nilang makita yung mga Certificate of Employments mo, kung meron ka mang previous works, ganyan, lalo na kapag hinahanapan ka ng experience dun sa field na ina-applyan mo. And of course, lastly, resume or CV, curriculum vitae. Ayan. Kailangan yun. Of course, alam nyo naman na kung paano yun, di ba? Kung paano gawin yun. So, yun yung mga documents na kailangan nyong i-prepare kapag gusto nyong mag-apply ng teaching dito sa Thailand. Ang tanong, mahirap bang mag-apply? Ayan. Depende po yun sa kapalaran ninyo. Kasi, ang mga teachers na Pinoy dito sa Thailand, iba-iba kami ng kapalaran. Ayan. Meron yung iba na mabilis silang ma-hire. Meron yung iba na aabot pa ng ilang buwan bago sila makahanap ng work, bago sila matanggap, ganun. Meron naman yung iba na ang bilis-bilis ma-hire tapos biglang natatanggal sa work. Kaya ko. Ganun. Meron naman yung iba na sinuswerte talaga sa employer, ganyan. Depende talaga sa kapalaran mo dito sa Thailand. And depende yon din sa sipag mo na mag-apply. Ayan, so ang pag-apply ng teaching dito sa Thailand is pwede nyo po siyang gawin online or mag-walk-in po kayo dun sa mga schools. Well, actually, yung mga nasa Pinas pa lang na nag-a-apply online, eh hindi talaga nila yung priority. Mas priority nila yung mga nandito na sa Thailand. So, yun, gawan nyo na lang ang paraan kung paano kayo makapunta dito sa Thailand kung gusto nyo talagang mag-apply. So, yung mga documents na sinabi ko sa inyo kanina, kailangan ninyo yun. Hindi lamang para sa application ng trabaho, kundi para din sa application ng visa and working permit. Ayan. So, meron yung mga iba na nandito nag-work sa Thailand na pwedeng magsabi sa inyo na hindi na kailangan yan, hindi nga ako hinanapan ng ganyan eh. Ano lang, yung diploma mo lang tsaka OTR, may mga ganun magsasabi eh. Pero guys, huwag yung i-base yung kapalaran nyo sa kapalaran nila. Kasi iba-iba tayo ng kapalaran. Dati kasi hindi sila masyadong mahigpit dito sa Thailand. So maraming schools na hindi na nila nire-require yung authenticated documents, ganyan. Pero ngayon, mas mahigpit na kasi sila. So most of the schools now is nagre-require talaga sila ng mga authenticated documents. So huwag na kayong mag-take ng risk. Mas maganda if you are going to prepare your documents, diba? Mas okay pag well-prepared kayo, lalo na pag nandito na kayo. Kasi mahirap mag-process ng papers sa Pinas habang kayo, nandito kayo sa Thailand. I've been there. Kasi pumunta ako dito na hindi authenticated yung documents ko. So, ang dami pang process na nangyari bago ko na ipa-authenticate yung mga papel ko. And talagang sobrang naka-apekto yun sa work ko.
So, kung ako sa inyo guys, kung gusto niyo pumunta dito para magtrabaho bilang isang teacher, make sure na okay lahat ng documents ninyo. Think of all the possibilities, ganun. Huwag lang kayong mag-base dun sa experience ng isang tao, ganun. So, meron akong ilalagay na links dun sa baba. Yun yung mga pages na pwede ninyong puntahan sa Facebook kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan regarding sa pag-a-apply dito sa Thailand. And ilalagay ko din dun sa baba yung mga links kung saan pwede kayong mag-apply online. So I hope nakatulong itong video na to sa inyo. Thank you guys for spending your time watching this video. See you again next time. Bye!